ikaw ba ay first time homeowner or first time home buyer at kailangan mong mag-apply ng Meralco, panoorin mo ang video na to. Ang first step para makapag-apply ng Meralco. So sa case namin, since medyo malayo kami dito sa General Trias, nag-start kami ng application sa Meralco website. So papakita ko sa inyo yung video kung paano ako nag-apply ng Meralco via website. Hey guys, so today mag-apply tayo sa Meralco ng new service application. So to start with, search mo lang ang Meralco online application. So kung titingnan nyo, makita nyo yung URL niya as company.meralco.com.ph. So, i-click nyo lang yan and pupunta kayo dito sa Meralco Online at start or modify service. Na mag-open nyo ng panibagong browser at since tayo ay a residential, click nyo lang itong individual and start service. Tapos, meron tayong pop-up message here. Tinatanong nila kung gusto nating mag-avail ng private electrical contractor certified by Meralco. So, if you guys want to take advantage of that third-party services wherein sila na yung mag-aasikaso ng Meralco application ninyo, pwede lang kayo mag-click ng yes doon sa pop-up message and then choose kung gusto nyo ba ng full bundle, technical bundle, documentary bundle, or processing bundle. Now, in our case, gusto ko sana na ako na yung magpa-process ng application. So, I will click no. Ngayon, it will ask us to register. Okay guys, so meron na palang nag-create na profile under sa email address ng husband ko last time na nagsubok ako mag-apply. So, ngayon, i-complete na lang natin yung request for a service. Ayan. So, nag-ask na siya ng mga general information. First name, middle name, last name, email address, mobile number, birthday, will someone else apply for you? No. And then, ilalagay dito yung address namin. Okay, so na-fill out ko na yung information. Ngayon, do you want to receive update? Do you want to subscribe to paperless billing? Yes. Or maybe I want to put no. No for the meantime. And then, it asks you to attach documents. So, yung mga documents na required are valid ID, proof of occupancy if available, maximum of 5 documents, up to 5 MEH. So, ipag-click natin yan para mag-attach tayo ng mga documents. Okay guys, so at this time, na-attach ko na yung mga required documents. Pupunta na ako sa next. Sabi dito, terms and conditions. So, basically, agree ka lang dyan. And then, CAPTCHA, and then submit. Okay, pagka-submit guys, nagkaroon lang ako ng confirmation. Nagbigay rin sila ng reference number kung ano yung application number namin. Click on request to check on the status of your application. We'll also send you updates via email. Okay guys, so after ko mag-submit ng application, ito na yung confirmation email na na-receive ng husband ko sa kanyang email address. So, nagbigay lang sila ng application confirmation, included na ang reference number, and then the details na pinasok ko dun sa system nila. And then sabi dito, within 3 working days, magkakondak na ng on-site inspection ang Meralco representative. On the 3rd working day, naka-receive ako ng email na hindi raw nag-push through yung application namin. Ang comment dun sa email na na-receive namin is not feasible daw yung application namin. So ako, itinawag ko siya sa Meralco para ma-confirm kung ano yung not feasible na ibig sabihin. O anong kulang or ano yung mga dapat namin gawin para maging feasible siya. Para mag-push through yung application namin. So, okay naman din yung pagtawag namin sa customer service ng Meralco. Mabilis naman sila sumagot and efficient naman yung information na binigay nila sa amin. Sabi lang nila na i-reprocess daw nila at ang cost daw ng
comments na yon or nang hindi pag-push through ng application namin is wala daw tao dun sa unit namin from the time na nagpunta dun yung nag-inspect. Ito pala yung yellow card na binibigay ni Meralco dun sa first step. Yan. So, may check sila dito na kailangan mo ng certificate and wiring permit. Ang next step dyan, naka-check, is wiring permit and certificate of inspection. Punta ka na ng city hall ng kung saang city located yung property mo para mag-apply ng wiring permit, and sila na ang mag-i-issue ng wiring permit sa inyo at saka ng certificate inspection. Okay, nagpunta kami dito sa city hall ng General Trias para lakarin yung Meralco application namin. Ayan. Ito pala. Ito yung wiring permit. Daryl, Eric. Please, Daryl, Eric, ma'am. Dito sa General Trias, meron lang silang days kung kailan pwedeng mag-claim yung wiring permit and certificate of final inspection. And you can claim it Wednesday, Monday and Wednesday lang. So, today is Tuesday, kaya ang next na available day para i-pick up namin yung permit is next Monday pa. Dito pala kami sa process na naghihintay ng wiring permit and certificate of final inspection. So, i-update ko kayo once makapunta na kami sa Meralco para sa second step ng aming application.